Ayan, kamusta mga paps? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Eto naman ako. Sisimula nang lumaki dyan. Mga FAQ muna tayo, frequently asked questions, kasi marami nagtatanong sa ating Facebook. Siyempre, paulit-ulit na yung mga tanong. Kailan daw natin i-review ang Volkswagen Beetle? Kailan i-review ang Pajero? Kailan i-review ang Multicab? Ang Ford Mustang? At kailan daw i-review ang mga kotse nila? Aba, ang sagot dyan sa mga katanungan na yan ay kapag tapos na ang lockdown. Kasi alam nyo naman ang pag-shoot neto, maraming kailangan gawin, kailangan lumabas, kailangan mag-interact sa mga tao. Ako naman, pa-appear na ganun. At syempre, hindi natin magawa yan dahil sa challenges na hinaharap natin ngayon. Syempre, binabawasan natin yung chances na may mangyaring masama. Halimbawa, kailangan tayong magpadala sa ospital, kailangan tayong magpatow. Ayan, so loaded na loaded na nga yung sistema natin ngayon. Dadagdagan pa natin ng mga non-essential stuff. Ayun, kung sa inyo essential ang video na to, pero sa maraming tao hindi. Ayan, ang essential pagkain, mga gamot at pag-aalaga sa mga may sakit. Wala muna ng JDM number 1 na magaganap. Masyado, okay? Ngayon, nakita nyo naman siguro sa thumbnail at sa title kung kayo ay gusto nyong bumili o bumuo ng Lancer Evolution, parang suporta ako sa inyo dyan. Pero syempre, andito ako para magbigay ng mga warning na it's not all fun and games and party-party. Oo, sige, yung kotse mo magiging mabilis tsaka astig. Pero I must warn you, sasakit ang ulo mo at tsaka mapapamahal ka. Mapapamahal like love. Ibig sabihin, mapapamahal at mapapagastos. Parang pag-ibig lang, ganun. Alam mo naman, love and Evo is one and the same. You can't spell love without Evo. So ako rin mismo, love ko tong kotse na to, pero meron din ako mga ayaw sa kanya. At yan ang dahilan kung ba't nandito tayo ngayon. At yan ang 10 reasons why I hate this car. Sa number 1, maarte at maraming seremonyas. So katulad nito, pag ini-start mo, hihintayin mo munang mag-circulate yung oil do sa makina, ganon. Pag andar mo, kailangan mo muna paabutin sa operating temperature bago mo banatan. Yung gulong, dapat pareho lagi ang air pressure dahil baka magandalito-lito yung 4-wheel drive. Tapos mas religious pa dapat sa lola mo yung change oil. Tapos fully synthetic dapat lagi. Yung mga LSD nito suplado rin sa fluid dahil pag mali nalagay mo mag-iingay. Dapat pag din-drive mo nasa tamang gear ka tsaka di mo nilalag yung makina mo. Yung bang pag slow ka dapat primera segunda ka lang. Tsaka dapat di mo nilo-launch maski yun dapat ang talent nito. Yung gasolina hindi pwede yung ordinaryong unleaded lang. Tapos pag tumigil ka, bagong seremonyas na naman. Hihintayin mo munang lumamig yung turbo pag galing ka sa boost. Huwag mo munang papatayin. So sa daming arte, parang isipin mo, wag ko na lang kaya i-drive. Tapos tignan ko na lang sa garahe. Hindi rin eh, pag di mo din drive, may mga maliliit na sirang lalabas. Kaya every now and then, kailangan mo talagang gamitin. Tulad na ito, gagamitin ko pang grocery, tsaka pang kuha ng goods. Number 2, komplikado. At hindi basta-basta ang mekaniko ang pwedeng gumalaw. Kasi ito, turbo, 4-wheel drive. May mga electronic o active na differential. May ABS. Tapos ako, yung may-ari pa. Hindi basta-basta. Number 3, mababa. Ako, mababa. Hindi, mababa yung chin sa harap, sabitin. Kapag may drive-thru, pipili ka. At yung tambucho naman sa likod, mababa din. Kapag may parking stopper, pwede kang tumama. So may chance na sumabit yung iyong tambucho. Yung mga yun naman, na-adjust naman, pwede mo namang itaas yung kotse. Pero syempre, ang priorities natin, iba, forma before all. Yan yung mga tiis ganda settings. So dahil sinet mo yan, pagtyagaan mo na lang. So eto, walang tint. Ito pwedeng mangulangot, ganyan. Number 4, lagi tayong inaasar ng mga tropa. Alam nilang lahat to, na itong kotse to, malakas sa gas. Well, ano, tama naman sila. 5 to 6 kilometers per liter, kahit anong bait mo sa silinyador, ganun pa rin. No? So, ginawa
nagsasagas masyado ah. Ginawa ko, pinatune ko, at yun nga, totoo, rich nga. At naging tama na yung pagkakatune. So naging tama na yung pagkakatune. So yun dati, yung round trip, Manila, Baguio, Manila. Yung gumagastos ako dati ng 6,000, ngayon, ang ginagastos ko na lang, 5,800. Ganun kalala yun. So, bukod sa malakas sa gas, malakas din sa gulong, malakas din sa brake pad, sa mga engine fluids, medyo ano siya, no? High maintenance. Speaking of maintenance, ang mga parts nito na wear and tear, hindi naman ganun kahirap makahanap. Kasi 4G63 din to, tandaan nyo. Parang sa Galant, ganyan. Yung mga filter, yung mga gasket, yan, madaling maghanap niyan. Spark plug, yan. Pero ang sinasabi ko, yung mga tipong catastrophic failure, tulad ng may masira sa transmission, sumabog yung makina, yan! Po. Yung crankwalk sa mga sinaunang Evo, yung Evo 1, 2, 3, tsaka yung 4 yata. Yung transfer case, bumuputok daw pagka nilo-launch. Yung transmission, ganun din. Ito, syempre, sandamakmak yung mga sensors, may mga active yaw control, may mga pump yan, ganyan, tsaka electronics. Yung turbo mo sira, tsaka yung general sabog ng makina, kasi syempre naging maligalig ka lang sa kakabira, yan. Yan ang mga tinatawag na force majeure na sira. In fairness, matibay naman tong kotse nito, no? Hindi naman siya basta-basta sasabog o kaya magliliparan yung mga piston. Unless medyo tarantado ka lang, bit ka ng kabit ng kung ano-ano pampalakas, pero hindi mo pinapatune, pangit yung gas, o kaya salbahe ka mag-drive, mag-shift, ganyan. Dire-diretso ka sa lubak na parang rally car. Ang yun lang ang sinasabi ko, sa unfortunate event na may masira lang, may problema ka, kaya kailangan mo ng mga spare. Kaya ako mayroong mga spare na konti. Pagdating ng panahon na sana hindi mangyari, hindi masyadong sasakit yung ulo ko sa paghahanap. Bukod sa mahal, rare pops ang mga parts nito. So wala ka na mabibili kung meron man, mahal. Pero madalas, mahal na, wala ka pang mabili. Number 6, mga minor quirks naman. Etong Recaron to, kala nyo, ang gaganda niyan ha. Oo, oh, okay, so komportable siya, ganyan, saka racing. Pero nakakainis dito, eto, kumikis-kis to. So parang yung texture niya, lalo na rito. Pagkakatagalan, ayan o. Mag-sensitive yung skin mo, katulad ko, yan. Discuss yan. Tapos, parang mantsahin, mahirap linisin. At ang pinaka-ayoko, eh hindi ko masaka yung aso ko dito kasi pagka nagkalat sila ng balahibo dito, hindi naman sila masisisi. Ang masisisi ko, sarili ko. Fairness, no? Kasya dito, 5. Tatlo sa likod. So, syempre, magkatabi. So, syempre, pagkasama mo si Bay, hindi ka makakaganon. Makaganon kay Bebelin, eh, no? Kasi syempre, hinahad lang ang kanong upuan. Yung mga ganito, pang mabait na tao, eh. Hindi pang fuckboy, eh. Yun. May behave ka talaga. Matigas, hinihikayat kang magsapatos. May pagka nagchineles ka kasi dito, parang sumasabit yung may angulo na sa paa. Sumasabit yung chineles mo dun sa floor matting. Tapos parang dumudulas o hindi mo maka-clutch ng maayos. So kailangan mong naka-shoes. Siyempre yung clutch kailangan maging matigas para yung power mo sabihin, ma-translate niya dun sa mga apat na gulong mo, no? Yan, clutch na yan. Medyo mahal din yung clutch na yan. Yan, matigas yung clutch, matigas yung suspension. Pag uwi mo, gulpi-gulpi ka. Susunod na ayoko dito, maingay. Hindi lang sa sound, tsaka yung road noise na ganyan. Kung hindi yung itsura, yung mga iba sa atin, gusto natin. Yan, ako, gusto ko rin to, yung exhaust. Yan, pagka umahataw yan, let's hear that. Mas bibitaw mo. Minsan nakakainis din eh, kasi parang lalabas parang ang yabang mo eh, pero ganun talaga yung kotse pag umu-overtake si Bihob, pag overtake ka sa tricycle eh, kailangan mong bumilis, di ba? So sisinga siya na ganun, nilalabas ang angas mo. Hindi lang noise pollution, parang visual pollution na marami din naaangasan dito sa itsura na ito. Pero kata mo, ang laki ng mga vent,
nakarating ka, quiet lang. Totoo. I'm here! Yung dagundong mo rinig eh. Okay. In order natin foods. Dalam para basic lang. Lagay na lang sa likod. Thank you ha. Yan ang pinakamatinding problema dito. Yung boost, nakaka-addict, nakaka-demonyo, at ida-drive mo talaga siya ng hataw-hataw. No? Anong problema dyan? Yun nga yung pinunta mo rito eh. Well, ang problema sa ganyan, eh hindi mo pwedeng gawin kahit saan. So, halimbawa dito, Commonwealth. So, halimbawa, may mga speed limit, ganyan. Hindi pwedeng hataw ka ng hataw, di ba? Medyo lumalabag ka sa batas nun. At bilang galawang ideal guy, hindi natin gawain yung mga bagay na ganyan. So, nagiging mabuti tayong halimbawa. Yan, ano na tayo kaya. Ganun-ganun lang tayo. Dangerous. At dahil delikado siya, dapat hindi ka bumibili ng mga mahihinang klaseng parts. Yung nagkabit, quality din, na parang walang matatanggal na anything kapag hinahataw mo na. At syempre, dapat yung daan, maganda kondisyon. Kung yung maganda kondisyon yung kotse, yung daan, yung driver, nasa magandang kondisyon din. Sabihin, hindi puyat, hindi nakainom, hindi natatae, hindi heartbroken. Importante rin na meron siyang skill i-handle yung ganyan. Siyempre, baka hindi siya makapreno, hindi siya makaliko, medyo manggigil siya. Dapat hindi siya masyadong mainit, nakapagbinombahan lang ng konti, makikipagkarerahan na agad. At di ba nga, nakaka-addict ang boost. Naku, eto yata isa sa mga pinaka-tunable car sa balat ng Earth. Pero, if you want more power, you do more gastos. Siyempre, pag more power, lalong napapalayo yung ratio ng driver skill mo sa power ng kotse mo. Yan, kaya ako, dinadaan-daan ko lang kasi ako, minado ako, hindi naman ako ganun katindi mag-drive. Kaya, siyempre, forma racing lang tayo, no? 60 lang, 60 lang, 60 lang tayo. So, yun ano, hindi naman sa dinidiscourage ko kayo na bumili ng ganito o magbuo ng ganito, pero sinasabi ko lang, may mga compromises tayong kailangan gawin at nasa inyo yun kung worth it. At kung ako itatanungin kung worth it ba lahat, pwede na. Well, dapat may isa ka pang kotse. So, parang hindi siya pang only car. Dapat mayroon ka pang isang kotse yung mas mabait. Yun lang. Ayun, ano? So, hanggang sa muli. Ako po si Ramon Bautista. Ingat lagi. Ngayong panahon ng COVID, laging magmamask na ganito. Tsaka, ingat lang lagi.